Ano ang testimony? A testimony is a spiritual witness given by the Holy Ghost. The foundation of a testimony is the knowledge that Heavenly Father lives and loves His children, that Jesus Christ lives, that He is the Son of God, and that He carried out the infinite atonement, that Joseph Smith is the prophet of God who was called to restore the gospel, that the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is the Savior's true church on the earth, and that the church is led by a living prophet today. With this foundation, a testimony grows to include all principles of the gospel. Ano ang kalagahan ng testimony sa ating classroom? Pakinggan natin ang isang panayam kay Sister Felesta Golong, isang seminary teacher, at kay Sister Faith Bulliana, isang institute student. Makapag-share po yung mga students ng testimony po nila para mas ma-feel po nila yung Holy Ghost. At ganun din po na kung nagbe-bear yung mga student ng testimony nila, na e-express po nila yung experiences din nila, and mas naglo-learn po sila through their experiences and nagiging testimony po siya. As a teacher, sinishare ko yung testimony ko patungkol kay Jesus Christ through my experiences, conversing with Him through prayer and reading the scriptures, and how to get to know Him through living the gospel. Para ma-encourage yung mga students ko, I ask them question kung ano yung mga spiritual experiences nila, na like kung paano nila nakakausap yung Diyos, kung paano na-inspire sila through the Spirit. And for example din po sa kung ano yung na-feel nila when they are, yung time na na-baptize sila for the recent converts, at ganun din kung ano yung na-feel nila sa personal study nila. And through that questions na nasasabi po nila yung mga testimony nila sa mga experiences nila. Yung in connection po sa mga principles sa bawat lesson sa seminary class, I asked them, for example po, nung about nung time kay Moses po. So yung time kay Moses, I asked them na ano yung makukuha na principle sa nangyari kay Moses nung time na nakita niya yung vision about sa Diyos and His throne. And then napasok po dun yung obedience, and then paano tayo, like, paano si Jesus Christ naging obedient din kay Heavenly Father nung time na pumunta na siya dito sa mundo. So, through that, mas nakikilala nila si Jesus Christ, and then, so yung mga taong tinawag ng Diyos, yung mga prophets din, na kung paano sila connected, and yung principles na matutunan nila is nakasentro talaga din kay Jesus Christ. Hello, ako si Faith Bulliana, at isa din akong institute student. Kapag pumapasok po ako sa institute class, and then naririnig ko yung testimony ng mga teachers ko, like, nabibuild din sa akin kung paano siya nag-overcome ng mga trials din na nangyayari sa buhay niya. At the same time, na namomotivate ako na nakayanan niya ng mga teachers ko, how about, or paano ako, na ito din, nag-strive din na maging pareho kay Jesus Cristo. Pag narinig ko po yung mga testimonies ng mga kaklase ko, like, nafe-feel ko na nasa same page kami. Kasi pare-pareho yung mga edad namin. So, meron din nakaka-feel ng mga na-experience ko or mga nangyayari sa buhay ko. And in that way, na mas namomotivate ako or nagtatanong pa ako sa kanila kung paano nila na-overcome yung mga ganun na mga challenges sa buhay nila. Na-feel ko na I am blessed. I am blessed kasi na-embrace ko talaga yung gospel ni Jesus Cristo. And marami din mga institute students na hindi pa member ng church. So in that way, na nakapag-share tayo ng testimony sa kanila,
narinig nila na yung Ebanghelyo na Hesus Kristo nakakapag-change talaga ng buhay ng isang tao. Ah, sige. So, meron pa akong teacher or institute teacher na hindi siya missionary preparation class that time. Pero, hindi ko alam bakit yung isang student din doon nag-ask ng bakit kailangan pa natin pumunta ng mission at the same time na like ako yung bumubuhay sa family, siya daw yung bumubuhay sa family niya, at hindi ba pwede na hindi na lang siya mag-mission or pabayaan na lang niya yung mission at tulungan yung family niya. Pero one thing na sinabi ng teacher doon, ano ba yung mas maganda, yung Diyos yung tutulong sa family mo, ikaw yung tutulong sa family mo? And in that way, na feel ko na yun yung answer ng prayer ko. Na yun yung na feel ko na yun yung pinaka-best na gawin ko. And in that way, na nakapag-apply ako ng mission at nakapag-serve din po ng mission.